Magandang araw po sa atin lahat. Ang pagbati po ay mula sa CropLife Philippines. Sa pakikipagtulungan po sa Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management, at mga regional offices ng Department of Agriculture at ang mga local government units, ang nais po nating ibahagi ang isang video na naglalarawan kung paano ang wastong pagtatanim at paggamit ng mga lupa sa dalisdis o sloping areas, lalo na sa mga natatamna ng mais. Nais din po nating ibahagi sa video na ito ang tamang paggamit ng herbicides. Ang layunin po natin ay tulungang maging sustainable ang pagsasaka sa Pilipinas, mabataas ang kita at malaki ang ating produksyon. Sana po ang video na ito ay kapulutan natin ng aral at mahibahagi natin sa ating mga kapwa magsasaka upang sa gayon patuloy po nating mabataas ang produksyon, mapataas po natin ang kita at maprotektahan po natin ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Mabuhay po tayong lahat. Malaking tulong sa ating magsasaka ang pagtatanim ng GM corn. Isang uri ng mais na borer resistant at glyphosate tolerant. Ngunit malaking bilang ng mga lupang tinatamnan ng GM corn ay mga sloping areas o mga dalisdis. Para maiwasan ang problema ng soil erosion o pagguho ng lupa, binuo ng kagawaran ng agrikultura ang programa para sa sustainable corn production in sloping areas o SCoPSA. Sa pamamagitan ng video nito, matututunan natin ang mga tama at wastong paraan ng pagtanim ng GM corn sa mga dalisdis. Mag-umpisa na tayo. Ito ang halimbawa ng isang wasto at tamang taniman sa isang dalisdis. Ang unang bahagi o Zone 1 ay tatawagin nating Diversified Cropland Zone. Mga seasonal at annual crops lang ang dapat itanim gamit ang proper soil conversion management. Sa Zone 2 o Contour Cropping Zone, isang uri ng seasonal o annual crop lang ang pwedeng itanim. Sa Zone 3 naman o Alley Cropping Zone, maganda magtanim ng seasonal crops sa pagitan ng mga halamang bakod o hedgerows. Sa Agroforestry Zone, maaaring magtanim ng iba't ibang uri ng mga punong namumunga. Ang Forest Zone naman ay para lang sa iba't ibang uri ng mga puno. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit gumuguho ang lupa sa mga dalisdis? Una, ang slash and burn deforestation. Ito ang maling pagputol at pagsunog ng mga tanim matapos ang ani. Pangalawa, ang tuloy-tuloy at walang hintong pag-ulan. Pinalalambot kasi nito ang lupa, dahilan kung bakit gumuguho ito. Namali siya kasi sinundan niya yung slope eh. Kaya ito tingnan mo, gumawa na ng kanal. At dyan nadadaan yung tubig. Ang pangatlo naman ay ang up and down slope cultivation. Pag nag-araro siya, di ito. Pagka nag-ulan, susundan ang tubig. Ito yung nararoon niya. Yan ang waterway na yung... Waterway niya na nakuha. Kaya mabilis. Kaya mabilis ang takbo ng tubig. Tangay niya ang portion ng lupa. Ng lupa. Kaya ang dapat, yung along the slope pa ganyan. Yung across the slope. Malaking dahilan din ng erosion ang pagtatanim ng lagpas 18% ng dalisdis. Sa atin land use, dapat kaya ang atin tinatamnan ng mga agrikultura hanggang 18% slope lang. Itong 18%, ang ibig sabihin nun, sa isang daan na horizontal distance, may pagtaas ng 18 meters, kaya 18%. Pwede pa tayo hanggang sa 30% slope. Kaya lang, pag 18% to 30% slope, ay gagawa na tayo ng hedgerows. Ito ay magpigil ng mga pag-agnas ng lupa na sa mga matatarik na lugar, yung above 18%. Nariyan din ang pagsusunog ng mga pinag-anihan ng mais. Ang maling mga paraan ng pagtatanim at pagbubungkal ng lupa, maaaring makadagdag sa problema ang hindi responsabling paggamit ng herbicide. Pero ano ba ang mga pwedeng mangyari kung magpapatuloy ang mga maling paraan ng pagtatanim sa mga dalisdis? Una na, ang kaunti at mababang porsyento ng ani.
pwedeng maapektuhan ang ating mga ari-arian tulad ng bahay at mga kagamitan kung tuluyang gumuho ang lupa sa mga taniman sa mataas na lugar. At ang pinakamatindi sa lahat, maaring malagay sa panganib di lamang ang inyong buhay, kundi maging ang ibang tao sa komunidad. Pero paano nga ba natin maiiwasan ang pagguho ng lupa sa mga dalisdis? Hayaan ninyong ituro namin ang contour farming technology. Napapaloob dito ang tamang pagtatanim at wastong soil conservation para mas epektibong maiwasan ang pagguho ng lupa sa mga dalisdis. Isa sa subok ng paraan ay ang paggamit ng natural vegetative strip o NVS. Ito yung parte ng lupa sa mga dalisdis na tinutubuan ng mga damo. Sadya itong inilalagay sa pagitan ng mga pananim para masala ang mga pestisidyo. Ginagamit din ang mga NVS bilang harang, lalo na kung malakas ang buhos o daloy ng tubig. Dahilan kung bakit kaya nitong pigilan ang pagguho ng lupa sa mga dalisdis. Ang isang uri ng NVS ay ang hedgerow. Itong hedgerows, meron yun mga halaman na matagal, na nabubuhay, tuloy napapakinabangan din. At nang sa ganon, pagka umuulan, meron palaging halaman na nagpipigil yung pagdaloy ng tubig at lupa dun sa bukid. Kaya nga, ano ang mga rekomendado natin na itatanim sa hedgerows? Ito yung mga medium size, maliliit lang ng mga puno. Kung baga karamihan sa ating ginagamit ay yung vertebr grass. Kasi ang saging, hindi naman masyadong tataas ito at hindi niya nasisilungan yung mga malapit na katabing tanim na mais. Kaya pwede rin itong saging. Ang kagandahan ng saging, pag tinanim mo ito, nagsusuwi. At may kapalit na yan. Pagka pinutol mo yung saging na namunga, may kapalit na naman. Kaya hindi mo na kailangan nabubungkalin ulit. Palaging binubungkal mo yung hedgerows mo. At sa mga puno naman, tulad ng mga kalamansi, kasi maliliit lang naman ito. Ayan. Aswete. Ayan. Basta yung mga puno na angkop sa mga lugar na tumutubo, na hindi masyadong lalaki. Yun po ang mga rekomendado natin na itatanim sa hedgerows. Isa sa pinakamahusay na paraan ng paggawa ng NVS ay ang paggamit ng A-frame. Kinuha mula sa itsura nito. Ang A-frame ay ginagamit para hanapin ang mga pantay na bahagi ng mga dalisdis. Sa mga bahaging ito ng dalisdis, ilalagay ang NVS. Sa conservation farming naman, inaasahang kada taon ay kaya nitong pigilan ang pagguho ng humigit-kumulang 20 tonelada ng lupa kada ektarya. Pinaniniwalaan din na sa conservation farming, hindi masasayang ang nutrisyong nasa lupa. Taon-taon kasi ay kaya nitong gawing kapaki-pakinabang ang nutrisyon na katumbas ng 12 bags ng urea at 6 na bag ng potash kada ektarya. Narito pa ang ibang dahilan at pakinabang sa paggamit ng NVS. Una, madali itong gawin at hindi nangangailangan ng maraming trabahador. Magaan din sa bulsa ang pagpapanatili nito. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong bawasan ng mahigit na 70% ang tsansa ng pagguho ng lupa sa mga dalisdis. Wala rin itong masyadong epekto sa mga katabing taniman. At sa huli, ginagawa nitong mas maayos ang daloy ng tubig sa mga sakahan. Bukod sa maayos na paraan ng pagtatanim sa mga dalisdis, ang isa pang mahalagang usapin ay ang wastong paggamit ng herbicides. Ano nga ba ang mga ito at paano nito naaapektuhan ang inyong lupa sa mga pananim? Ang herbicide ay isang uri ng pestisidyo na ang tanging layunin ay patayin ang mga hindi kapaki-pakinabang ng mga halaman tulad ng damo at iba pa. Sa pamamagitan ng paghinto ng ilang critical biochemical process ng mga halaman, nagagawa ng herbicides na patayin ang mga ugat nito. Ang mga ito ay systemic o contact in nature. Kadalasang ginagamit sa mga agricultural crop ang herbicides para mabawasan ang gasto sa pagpigil sa pagkalat ng damo. Ito ang ilan sa mga uri ng herbicides. Base sa uri ng damo o halaman,
nandyan ang broad spectrum o non-selective at selective na uri ng mga herbicide. Base naman sa mode of action, nandyan ang systemic at contact. At kung base naman sa bilis ng pagdami at paglaki ng mga damo, mayroong mga herbicide na pre-emergent, early post-emergent, mid post-emergent, at late post-emergent. Pero ano nga ba ang papel ng mga herbicides sa mga pananim na nasa mga dalisdis? Una, binabawasan ito ang gastos sa pagkuha ng mga ekstrang manggagawa para tabasin ang mga damo at kailangang halaman. Tinutulungan ang mga magsasaka na umani ng mas marami at kumita ng mas malaki. Binabawasan din ito ang sobrang pagbubungkal sa lupa na isa sa mga dahilan ng pagguho ng mga dalisdis. At higit sa lahat, bagay na bagay ito sa conservation farming technology dahil isinusulong nito ang no-till at minimum tillage farming. Importante rin ang tamang timing o panahon ng paglagay ng glyphosate sa mga pananim. Sa halimbawang ito, makikita ang tamang panahon kung kailan dapat inilalagay ang glyphosate. Aralin at sundan ang ilang rekomendasyon namin. Paalala, importanteng tama at wasto ang unang paglalagay ng herbicide. Para sa mga pre-plant blanket application, hindi inirekomenda ang paggamit ng systemic herbicides tulad ng glyphosate. Ito ay dahil sa 60-80% ng binhi ng mga damo sa ibabaw ng lupa ay lumalabas sa unang pag-a-apply. Iwasan din ang paggamit ng systemic herbicides sa mga hedgerow, contour lines, at borders o hangganan ng mga dalisdis. Kung nasa post-plant application na tayo, tandaan na ito ang tamang panahon para gumamit ng systemic herbicides tulad ng glyphosate para sa mga mais na glyphosate tolerant. Kung 2-4 pulgada na ang taas ng damo, umpisahan na ang pag-spray ng glyphosate sa ibabaw ng pananim. Sa huli, tandaan na para maging sustainable o pangmatagalan ang produksyon ninyo ng mais, kailangan sundin ang contour farming pati na rin ang pagtatanim ng hedgerows. Makabubuti rin kung iiwasan ang pagtatanim sa mga dalisdis na mas mataas pa sa 18%. Tandaan din po natin na gumamit ng FPA-registered herbicides sa ating pagtatanim ng mais para makasiguro. Sa ngayon, ito pa lamang ang mga produkto na aprobado ng FPA. Bago tayo magtapos ay isang paalala lamang. Meron tayong 5 tinatawag na golden rules sa paggamit ng pamatay peste. Una, tandaan nyo na ang pamatay peste by nature ay mga lason. So, lubos na pag-iingat ang ating kailangan. Pangalawa, pag kayo ay bibili ng pamatay peste, lagi niyong basahin maigi at pag-aralan kung ano ang nakalagay sa etiketa. Pangatlo, tuwing kayo'y mag-handle at gagamit ng pamatay peste, dapat panatiliin ang kalinisan. Pang-apat, importante rin na dapat nyong pangalagaan ang ginagamit nyong equipment kapareho ng knapsack sprayer. Ang panglima, huwag nyong kalimutan na magsuot ng tinatawag nating protective clothing o equipment. Subok na ang programang SCoPSA ng Kagawaran ng Agrikultura. Tandaan na sa wastong pagsunod sa programa, kayang-kaya nating paunlarin at palawigin ang ating mga taniman sa mga dalisdis. Maraming salamat po.